Nang ibigay ni Jesus ang sarili sa atin bilang tinapay ng buhay, hangad niyang maranasan natin ang ganap na kaligayahan ng buhay. Maranasan nawa natin ang kaligayahang ito tuwing dumudulog tayo sa hapag ng Diyos sa pagdiriwang ng misa. Sa hamak na anyo ng tinapay at alak, ibinibigay ni Jesucristo ang kanyang sarili sa atin. Tanggapin natin siya ng buong paggalang at pananampalataya at pahintulutan natin siyang baguhin tayo upang maging tunay na kawangis niya. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Michael Angelo Dacalos, MSC. Magsitayo po tayong lahat. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, welcome po sa ating pagdiriwang sa Banal na Misa. Sa 20th linggo sa karaniwang panahon, atin pong ialay ang misang ito, kasama ang ating mga intensyon, at lalong-lalo na ang intensyon ng ating Santo Papa na si Pope Francis. Mga kapatid, manahimik po muna tayo sandali at aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging harap at gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluin mo po sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirik na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Ang tunay na karunungan ay batay sa pagkilala at paglilingkod sa Diyos. Ang nagkakamit ng karunungang ito ay tulad sa isang taong dumudulog sa isang masaganang hapagkainan, nabubusog at nasisiyahan siyang lubos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Gumawa na ng tirahan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ay lumapit. Sa mga walang muwang ay ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kanin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginoon, aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Tugon. Magsumikap kayong kamtin ang Panginoong butihin. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Tugon. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Lapit, ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo ngayon aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Tugon. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawit, masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Tugon. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Para kay San Pablo, lahat ay biyayang kaloob lamang ng Diyos. Inaanyayahan ng apostol ang mga nagbagong loob na magpasalamat tuwi na sa Panginoon at sikaping mamuhay ayon sa banal na Espiritu. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamagitan ng mga salmo,
mga imno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito ay nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin?" Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Actually po, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po si Father Michael, na assign po ako dito sa Mission Station nung diakono pa lang ako, nung kasagsagan ng pandemya, no, year 2020. Naordinahan po ako nung 2021, at ngayon sa kasalukuyan nag-aaral sa Roma. Pero nandito ako ngayon sa Pilipinas sa rason na hindi ko
talaga ikinatuwa, no? Kasi supposedly magbabakasyon sana by next year. Pero napaaga yung bakasyon dahil namatay yung aking lola, no? Yung lola na nagpalaki sa aming magkakapatid. So kaya naman naintindihan ng aking mga superior kung bakit kailangan kong bumalik ng Pilipinas para makapagmisa sa libing ng aking lola. At bakit ko po ito na ibahagi sa inyo, mga kapatid? Kasi po ang aking lola may siyam siyang anak, no? May siyam siyang anak at namatay ang kanya, namatay si lolo na hindi ko man lang nakilala, no? Namatay si lolo mga 13 years old pa lang ang tatay ko. Kasi yung tatay ko yung pinakamatanda sa magkakapatid. Kaya naman, we can imagine kung paano yung sakripisyo na ginawa ng aking lola upang maitaguyod ang kanyang siyam na anak. Kaya nga, hindi talaga yumaman si lola, no? Sabi nga ng aking tito, grabe, 89 kasi namatay si lola, sabi niya, grabe yung si mama sa haba ng panahon, sa haba ng mga taon, ng kanyang pagsasakripisyo para sa atin, ni hindi man lang siya naningil sa atin kung naalagaan siya. Kasi na-hospital si Lola 3 days lang, no? Tapos pumanaw na. So parang hindi talaga siya, in a way, hindi siya naningil ng pagsasakripisyo sa kanyang mga anak, na alagaan siya sa hospital. So parang doon ko napagtanto na sa haba-haba ng buhay ng aking Lola, parang tiningnan ko, binalikan ko yung mga alaala, paano kaya nabuhay si Lola? No, paano niya nakayanan yung pag-aalaga, pagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga anak hanggang sa aming mga apo niya? Doon ko napagtanto na si Lola ay parang nabuhay, na talagang namuhay na may diwa ng pagsasakripisyo, pagmamahal, at pagbibigay ng kanyang sarili. Kasi mga kapatid, di ba po, ito naman yung mga ito yung ipinapahayag sa atin ng mga pagbasa. Lalong-lalo na ng ating ebanghelyo. Sinabi ni Jesus na siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ang tinapay na ito ang magbibigay buhay sa iba. At dito natin makikita, lalong-lalo na sa ating mga Pinoy, na hindi makakapagbigay ng buhay ang isang tinapay kung hindi ito mapagpira-piraso. No, kailangang pira-pirasohin muna upang ibahagi sa iba at makapagbigay ng kabusugan, no, sa tiyan. Kaya naman siguro pwede natin itong pagnilayan, mga kapatid. Kung sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay, at ibinibigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tayo rin naman ay mabuhay, at bawat linggo, bawat misa, tinatanggap natin si Jesus sa komunyon, ang ating tinapay ng buhay. Kaya naman sa bawat misa, tayo din ay tinatawag upang maging tinapay sa isa't isa. Pero isang paalala lamang po, mga kapatid, hindi naman po kinakailangan na maging ingranding tinapay tayo sa iba, no? Kasi ang ating unang pagbasa, sinasabi lamang na inihanda ng karunungan ang mesa at inimbitahan ang lahat ng mga mangmang upang kumain dito, upang mabusog. At sinabi din ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa na ang kinakailangan lang naman ng mga mananampalataya kay Jesus ay ang mamuhay ng mabuti. Kaya siguro itong mga puntong ito, mga kapatid, pwede nating pagnilayan ang ating mga sarili din naman, no? Sabi ko nga kanina, hindi natin kailangan ng grand gestures ng pagmamahal, ng pagsasakripisyo upang sabihin ang ating pagiging tinapay ay nagbibigay buhay sa iba. Sa inyong mga ina dito, sa inyong mga ama dito, batid ko na ilang beses niyong pinagpira-piraso ang inyong mga sarili para lamang mabuhay ang inyong mga anak, para lamang mairaos ang inyong mga anak. No, hindi lamang sa pag-aaral, kundi sa pag-aalaga sa kanila hanggang sila ay lumaki. Batid namin ang pagsasakripisyo ninyo. Sa lahat ng mga teachers, sa lahat ng mga health workers, at kahit nga sa mga volunteers sa mission station,
Batid natin na ilang beses din ninyong pinagpirapiraso ang inyong mga sarili upang maitayo lamang ang mission station natin dito. Kaya nga, first time kong makapag-celebrate ng misa na ganito na ang bodega. At ito po ay resulta ng ating pagbibigay ng ating mga sarili kahit pirapiraso lamang upang maitayo ang simbahan ng ating mahal na ina. Ito po ay pinapaalala sa atin mga kapatid na ang pagsasabuhay ng ating pagiging Kristiyano, ang pagsasabuhay natin sa pagsunod natin kay Kristo ay hindi naman tayo lahat tinatawag na maging martir, na maging mga pinakadakila sa lipunan o sa simbahan, bagkus tinatawag tayo, lalong-lalo na sa paalala ni San Pablo, na nawa sa araw-araw nating pamumuhay, maibabahagi natin ang pagiging Kristo sa isa't isa. No? Lalong-lalo na sa bahay. Kasi alam nating lahat na ang bahay ay ang pinakaunang simbahan. Kaya naman mga kapatid, sa inyong bahay nawa, pwede nating pagnilayan o pwede nating tanungin ang ating mga sarili. Yung presensya ba natin sa bahay, parang nagbibigay buhay sa ating mga anak? No? Nagbibigay buhay sa ating asawa? No? O nagbibigay buhay sa lahat ng miyembro ng pamilya? O sila ay nakakaranas ng tagutom? No? Tagutom hindi lamang sa pagkain, kundi tagutom dahil sa kawalan ng pagmamahal, sa kawalan ng pag-aaruga. Kasi ang pagsasabuhay natin sa ating pananampalataya, diyan magsisimula sa tahanan. At kung ano ang mangyayari sa tahanan, ito rin ay ating maipapakita sa ating simbahan at lipunan. Kaya naman mga kapatid, simple lang naman ang mensahe ng ating ebanghelyo, ng ating mga pagbasa sa linggong ito. Tayong lahat na sinasabing sumusunod kay Kristo, pari man, madre man, ubispo man o mga laiko man, tayong lahat ay china-challenge ng ating Panginoon na sa ating pagtanggap ng kanyang katawan, nawa tayo rin nawa naman ay maging handa upang maging tinapay ng buhay sa isa't isa, lalong-lalo na sa mga kapwa nating nangangailangan. So siguro po, ito po yung dasalin natin mamaya, mga kapatid. Sa pagtanggap natin ng katawan ni Kristo, ipagdasal natin na sana bigyan tayo ng ating Panginoon ng biyaya ng bukas na puso. Bukas na puso upang maging tinapay sa isa't isa. Sana ho. Ngayon mga kapatid, bilang isang sambayanan, atin ngayon tayo ay magiging saksi sa isang rito ng pagbibinyag. Tinatawag ko po yung mga magulang at yung batang bibinyagan. Magsiupo po muna tayo. Magsiupo muna tayo. Mga kapatid, tayo'y nagagalak na magkakatipon-tipon ngayon sa pagdiriwang na ito para sa sanggol na magiging kaanib ng ating sambayan ng Kristiyano na si Daylan Gabriel. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang sa sakramentong binyag, mangyari po lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong pabibinyagan. Bilang mga magulang po ng batang ito,
Nais ba ninyong siya ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayan ng Kristiyano? Opo. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng kahilingang ito ang pananagutan na hubugin ang inyong pabibinyagan sa diwa ni Kristo? Opo. Kayo naman, mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ang inyong inaanak sa pananampalataya? Opo. Bilang kinatawan ng sambayan ng Kristiyano, ikinagagalak kong tanggapin si Daylan Gabriel sa pamamagitan ng pagkukrus sa kanyang noo at pagkatapos ko, kayo din naman. Pakikrus pa sa noo. Mga minamahal na magulang, ninong at ninang, doong tayo ay binyagan, tayo ay nalibing kasama ni Kristo upang kasama rin niya tayo ay makabangon ng makapagbagong buhay. Bilang tanda ng inyong pananagutan sa paghubog ng inyong anak, ayon sa banal na aral, sariwain ninyo ngayon ang inyong pangako noong kayo'y binyagan na tatalikuran ang lahat ng kasamaan at kasalanan. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at makiisa sa ating pagsasariwa ng mga pangako ng ating binyag. Kasi po ang ating ginagawa ngayon na rito ng sakramento ng binyag, hindi lamang po ang magulang at ang mga ninong at ninang, kundi tayo buong sambayanan ay hindi lamang chinachallenge na bagkos tayo, ito ay parte ng ating pagkakakilanlan bilang isang katawan ni Kristo. Kaya pananagutan nating lahat kung ano ang mangyayari sa batang ito. No. Hindi ito pananakot po. Hindi po ako nananakot. No? Pero siguro at the end of our lives, ang isa sa mga tatanungin sa atin ng Diyos ay hindi lamang kung nakagawa tayo ng mabuti o masama, hindi lamang kung nagmahal tayo o hindi, kundi kumusta yung mga inaanak natin sa binyag. Kung kanino nangako tayo na ating aarugain, na ating gagabayan sa pananampalataya natin. Kaya naman bilang isang sambayanan ni Kristo, atin ngayon pagpanibaguhin, sariwain ang mga pangako natin sa binyag. Mga magulang, mga ninong at ninang, buong sambayanan ni Kristo, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman po, ating sariwain ang ating pananampalataya, lalong-lalo na para kay Daylan Gabriel. Mga magulang, ninong at ninang, buong sambayanan ni Kristo, sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ba kayo? Opo, sumasampalataya kami. Kay Hesukristo, nag-iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, sumasampalataya ba kayo? Opo, sumasampalataya kami. At sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Mga kapatid, sa pananampalatayang marangal nating ipinahayag, ating igawad ngayon ang sakramento ng binyag, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga magulang, talaga bang bukal sa inyong loob na si Daylan Gabriel ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya?
ibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Hesukristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid po ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatagnawa ang batang ito sa kanyang pakikiisa kay Kristong Hari, pare at propeta, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang damit pambinyag po ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ni Dalan Gabriel bilang anak ng Diyos, naway manatiling wagas at walang bahidungis ang kanyang karangalan hanggang matamo niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon po, sisindihan natin ang ating mga kandila. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng bagong binyag. Sa tulong ng mga magulang, ninong at ninang at ng buong sambayanan ng Diyos, naway mag-alab ito sa kanyang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Amen. Amen. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating Ama, na bukal ng kaliwanagan at buhay upang gabayan ang ating anak na si Dalan Gabriel upang mamuhay ng ayon sa aral ni Kristo. Buong kagalakan po, sa buong kagalakan ng ating mga puso, atin pong i-welcome si Dalan Gabriel sa ating bayang Kristiyano. Palakpakan pa natin siya. Manatili pong nakatayo. Mga kapatid, sa Eukaristiya, ibinibigay ni Jesus ang kanyang katawan at dugo bilang pangako ng buhay na walang hanggan. Idalangin natin sa Ama na maisabuhay natin ang pagliligtas ni Kristo. Buong tiwala nating sambitin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tulad ni Kristo, taos puso nawang maialay ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ang kanilang buhay sa taos pusong paglilingkod sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging matatagnawa ang mga namumuno sa pamahalaan sa kanilang mahusay at tapat na paglilingkod sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makakita nawa ang mga may sakit, mga biktima ng karahasan, at mga naghihikahos ng pag-asa at biyaya sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging karamay nawa tayo ng mga nais magbalik loob sa Diyos, at tanggapin natin sila sa pamayanan ng buong pagmamahal at walang panghuhusga.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa natin ang kaugnayan ng pagdiriwang ng misa sa ating buhay. Kung paanong tinatanggap natin si Kristo, maibahagi din nawa natin siya sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming mapagmahal, dinggin mo po ang panalangin ng sambayan ng pinalakas mo sa banal na Eukaristiya. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Oh.
Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami ay palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami ay iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang, may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Misteryo ng pananampalataya. Sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, lahat ng parangal at pagpuri ay sa gagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
sama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Inihiling naming kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo ay mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kaharian ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo ay nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo ay nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming at sa ating pong lahat na narito ngayon. At sa nanguna po sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Michael Angelo Dacalos, MSC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. At sa susunod na linggo naman po ang San Juan Bautista Chapel. Mga paalala po at paanyaya, sa darating na September 8 ay ating ipagdiriwang ang kapistahan ng ating patron, ang Our Lady of the Sacred Heart, at kaalinsabay din po nito ay ang 7th taon ng pagkakatatag ng ating mission station. Bilang taong-taon na paghahanda ay magkakaroon po tayo ulit ng patronal visit. Ito po ay ang pagdaraw ng imahen ng ating patrona, ang Our Lady of the Sacred Heart, sa mga kapilya na nasasakupan ng mission station. Narito po ang mga schedule ng mga misa ng patronal visit sa bawat kapilya. August 19 sa Whip Company, August 21 sa Mother Perpetual Help Chapel, August 23 sa Santa Teresa of Calcutta Chapel, August 25 sa San Roque Chapel, August 27 sa San Juan Bautista Chapel, at August 29 sa St. Louis de Montfort Chapel. Sa August 30 naman po, Biyernes, sa ganap na 5 ng hapon, ay atin naman pong susunduin ang Birhen sa St. Louis de Montfort Chapel. At ito tayo po ay magpuprosisyon patungo po dito sa tahanan ni Maria sa bodega. At dito po natin gaganapin ang Novena Misa sa ganap na 6:30 ng gabi. Ang siyam na gabi ng pagnonobena para sa ating patron ay gaganapin po sa lahat dito sa tahanan ni Maria. Ito po ay mula August 30 hanggang September 7. At ang misa po para sa kapistahan sa September 8 ay gaganapin naman po sa Woodcraft Bayanihan. Sa bawat araw po ng nobena ay magkakaroon po tayo ng mga family sponsors, hermana at hermano mayor. Nawa po, suportahan natin ang gawain ito.
Narito po ang sumusunod na schedule ng ating sponsor at oras ng Nobena Misa. August 30 at 6:30 p.m. sa Our Lady of Manawag Chapel. August 31 at 6:30 p.m. San Lorenzo Chapel at Peña Francia Chapel. September 1, 6:30 p.m. sa St. Joseph's Chapel. Sa araw po na ito ay pagkatapos po ng Misa ay magkakaroon po tayo ng BEC Night. Sa September 2 naman po, 6:30 p.m. sa Our Lady of Lourdes Chapel. Sa September 3, 6:30 p.m. sa Mother Perpetual Help Chapel. September 4, 6:30 p.m. sa St. Clair Chapel at San Pedro at Calungsod Chapel. At sa araw naman po na ito, o pagkatapos ng Misa, magkakaroon po tayo ng maikling program na tatawagin na Mr. and Mrs. Mission Station. Sa pagpapatuloy po sa September 5, 6:30 p.m. sa St. Louis de Montfort Chapel, September 6, 6:30 p.m. San Juan Bautista Chapel, at sa September 7 po, 6 p.m. sa Santa Teresa of Calcutta Chapel at San Roque. Ito po ang pangsyam at huling araw ng nobena. Ang magmimisa po sa araw na ito ay si Bishop Pablo Virgilio S. David, D.D. Pagkatapos po ng misa, ay sabay-sabay po tayong maghahapunan at sa ganap na ikawalo ng gabi, tayo po ay magpuprosisyon patungong Woodcraft Bayanihan upang doon po ihatid ang ating mahal na patron, ang Our Lady of the Sacred Heart. Mga paalala pa rin po, sa September 1, Linggo, ang schedule po ng ating mga Sunday Masses ay ang mga sumusunod. Cluster Hope, 7 a.m. sa R&E Taxi Compound. Cluster Love, 9 a.m. sa Woodcraft Bayanihan. At tayo pong Cluster Faith, 6:30 p.m. dito po sa Tahanan ni Maria. Ito po ang ikatatlong araw ng nobena. Marami pong salamat. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na kailangan. Ang isang dakot mo ang papawis sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa ng mga pangailangan ng ating simbahan. Mga ilan pa pong mga anunsyo. Sa members po of Ministry of Lectors and Commentators, meron po tayong meeting pagkatapos po nito sa Woodcraft Bayanihan. Ganon din po pagkatapos po ng huling pagbendisyon, si Brother June Simon po ay meron pong announcement. Marami pong salamat. Magsitayo na po tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko po tayo habang iginagawad ng pagbabaspas. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan kahit sa krus siya'y mamatay. At ngayon siya ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Announce lang po si Kuya June.